Yo, good morning mga master. So, for today's vlog, gamitan na to atong ato Akilex. Una to gamitan mo ride karon. Kay gi hulaman pa atong motor sa to nga magulang. So, bailo sa may motor mga master. Ako sa nimo dala siya unit nga KLX. So, kini KLX 150. All right, let's go. KLX 150. All right. So, height na to mga master. 5'5". So, tip 2. Ha? Okay. Sako? Okay. Dana. 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 So, good morning mga master. Paulan na ride na to karon mga master. So, gamit na to ang KLX 150. So, garing ko na mga master. Oh, kay ang panahon galain. So, while nag-scroll ko sa ako YouTube gabi mga master. So since dala na to ni ang KLX. So mugaman lang butag content ani nga motor. Kay daghan ga napangutan na if kuan gas tipid ra ba siya? If tipid ba siya sa gas? Then naipangutan na sad na if kaya ba siya sa 5'4 o 5'5 na height. Then unsa nga mga parts ako nga nailisan ani or sa ako igsoon nga ilis na island. Then nganong 115 ra siya? So, mao na to karon i kuan mga master. Pag-usapan. Yeah, mao na to main topic mga master. Since nga karon mao man ato na dala kay ni swap patag motor. Eh ni gamit siya long ride so dala siya grader. So, before ta mo tackle sa mga napamention ato mga ganina mga master. So mo hatag sa tag specs ani nga motor. So sa ato ra na balaan dili man ta expert na mo review gud sa mga motor. So sa ato ra na knowledge na nabalaan. KLX 150. So sa Kawasaki ni siya mga master. Then ang CC 150. Then ang EL gate ani tar size din ang mga master. So ang sa front kay 21, then ang sa likod 18. So air cooled na siya mga master. Wala na siya radiator. Then ang sa robot disc brake front and rear without ABS. Siyempre, wala ibis mga kasar. Okay. Then telescopic fork. So, dili ba siya itong inverted mga master? Unlike sa KLX BF nga ako ano siya, inverted fork na siya mga master. So, ana sila mayo na itong suspension ato. Mayo sa batsi, pero sa akoan pagdalaan ng KLX okay raman siya. Mayo man yung suspension sa rough road. Then iyang akoan analog ang iyang panel analog.
So una isa indicator na fuel gauge analog, so neutral, high beam, low beam, signal light, left and right, and head choke, kusina, na isa engine stop, starter, and isa pa ba? Yung marami ng mga basic mga master, no? So ang iya side mirror kay ano na na palitan na. Mindset ba? Mindset ba? Mindset ba? Mindset. So bagay kayong kilex doon sa mong lugar mga master kay kuan rough road. Unsa ni ang motor mga master? Lagi ni ang motor. CBR, oh. Guwapo ba sa CBR mga master, eh. Ah, CB150 dahi, eh. Sumakot dahi itong bago guro o gawas na CB, di ba? May CB100, CB150X. So, na-try na nakaupod ni Trail mga master. So far, so good siya mga master. Maya siya mo dala sa handling. Let's go sa mga pangutana. Sa kuan, naray post ako. Mga pangutana nila. Gas tipid ra ba ang KLX 150? Ako na bantayan mga master. Kaya naka ulam naman po kuan eh, dugay-dugay. Okay raman siya, bio 1, so gikan bio 1 at from Amua, Banay-Banay to bio 1, so 35 km man siya mga master. Mag-abot naman ang 1 liter, so para sa ako ha, gas tipid na siya ng motor master. Hindi man siya kesa Raider 1 liter, kulang mga master. Dapat na 2 liter yung mga tubil kay para back and forth. Ari 1 liter back and forth na siya mga master. Pero depende na siya mga master sa driver o sa pagdala sa driver, if waswasan ba or patchel ride lang. So, gas tipid, pasok ang KLX 150. Second question, mabibrate ba ang KLX 150? So, vibration niya mga master, ang iyang ano, dili man, okay ra siya. So, for me, ang handling sa KLX 150 is good. If i-rate na ko siya from 1 to 10, 8 to 10, 8 over 10, so goods kaya siya mga master. Ang handling, ang position ng kamay ay ano, magtagalog lang ito mga master para maintindihan nyo. Roger, shout out! Alright, so handling niya mga master, very comfortable. Yeah, muna master ang term. So comfort kaya siya mga master. Kaya ang imo position sa imong kamot, ang position ng iyong kamay mga master ay naka straight ganyan, relax na relax. So sa vibrate okay lang din kasi ang kanyang front fork ay lambot, ang lambot ng kanyang suspension mga master. So, third question natin mga master.
abot lang ba siya ng 5'4 o 5'5 na height? So, ang sagot ko dyan, kaya master. 5'4 o 5'5, kaya. Ang apat na question mga master, bakit mas mura namin itong nakuha ang Kilex na to? So, nakuha namin to sa halagang 115 sa Evershore by One Branch. So, nagipangutanan ako, gi-ask na ako mga master ang manager aning ano, barato ra ning Kilex nga nakuha na mo. Kay unlike sa uban nga mga company na sa mga 130k, so may 15k ang diferensya nila. So ako ang natubagon mga master nga nung barato ni ang Kilex nga nakuha na mo. So 115 na siya mga master. Ang tubag sa ano mga master, sa manager, kay due to pandemic daw mga master, so paubos naman niya siya mga master na unit, so dapat ma-release nila. So that's why ilahagi mapamaba ang presyo mga master. So before pa man ni sa pandemic, so nagkahinay na ilang akuan supply. So kailangan naman nila i-release ang duwa nila nga Kilex na nga nabilin. So kung makita niyo sa video, duwa na naman to dito kay Kilex ang ilaha nga naka-display. So ang usa nakuha na mo, so naka-discount me of 15k more. So ano mga master, mga 15k. So maoto mga master nga nakuha na mo barato. So hope nga na nakuha na ko inyong mga question mga master na answeran tanan. So thank you for watching mga master. Don't forget to like and subscribe to my channel Biyahe Vlog. Ay dool na ta malubat. So maharata siya mga master. Ride safe always. Peace.